miyembro po ng BICAM conference, nakapirma po rito. Ibinandera ngayong Miyerkules ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales ang mga pirma nila ni Senator Aimee Marcos sa pahina ng Bicameral Conference Committee Report sa 2024 budget na naglagay na mahigit 26.7 bilyong pisong ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nauna kasing pinagbintangan ng senadora na ginagamit ang AKAP para sa PICUS Initiative. Kaya ayon sa isa pang miyembro ng BICAM sa budget na si Aco Bicol Representative Raul Angelo Bonggalon, maliwanag na aprobado ng mga senador ang AKAP. Para malinawan lang po natin na Senator Aimee, ito po, nakabilog yung pangalan niya, na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tinignan niya to, this 26.7 billion. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report. Pangit naman po na sasabihin nila na nabibigla sila dahil meron daw pong 27.6 billion na pondo para sa AKAP, where in fact, malinaw po, last December, dalawang beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. Isang malaking kasinungalingan na naman po at gawa-gawang kwento. Higit sa lahat, anila maliwanag ring hindi pwedeng gamitin sa People's Initiative ang AKAP. It is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget. No House member has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. Ayon pa kay House Appropriations Committee Chair Elizalde Co, dinudungisan ni Senator Marcos ang malinis na hangarin ng programa na bigyan ng ayuda mga Kapos ang Kita. Giit ng mga kongresista magtrabaho na lang at ipasana ng mga senador ang charter change para sa ekonomiya imbis na makipagbangayan at banatan sila. Panawagan din ng mga kongresista pakinggan ng mga senador ang mga dayuhang tinatabangang magnegosyo sa bansa dahil umano sa saligang batas. Inilabas rin ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara ang resulta ng kanilang pag-aaral na kapag niluwagan ang economic restrictions sa bansa ay mas makakaakit ng dayuhang negosyante ang bansa. RG Cruz, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.